ko nga maintindihan ano sinasabi nila dito eh. So be considerate. Oh yes, we consider others. Sa katunayan nga ho, kaya nga ho kami nagalit ay dahil ho sa mga empleyadong inapi ng ABS-CBN. Yan ho, hindi ho yan talk shit ha, nakatulad ninyo na puro kayo talk shit. Sila ho, nagdemanda. Nasa usgado ang kanilang mga kaso. May mga ebidensya sila. Ha? Ako mismo, nakita ko yung mga ebidensya. Ilang taong walang SSS, ilang taong irregular sila, ilang taon silang wala mga benefits. Ha? Kapon, diniscuss na ho natin yan. Yan o, kaya namin, naging considerate kami sa mga dating empleyado na inape ng ABS-CBN. Kayo ang tatanungin ko, considerate ba kayo? Nagsalita ba kayo nung mga ito'y nagre-reklamo at lumalapit sa inyo? Sila ho ay lumalapit. Tandaan ho natin na lumalapit ho sila sa inyo. Ano ginagawa nyo? Pikit mata ho kayo. Ha? Bulag-bulagan. Ha? Bigi-bigihan. Bakit to? Kasi natatakot ho kayo sa mga amo nyo dyan sa ABS-CBN. Natatakot ho kayo na mawalan kayo ng trabaho. Ito mga ito, lumaban. Nawala ng trabaho. Pero lumaban. O, isa na nga ito si Miss Iza kahapon sa radio na nasa News 5 na ngayon. Ah, lumaban ho siya at sinibak ho siya. Reporter ho yan ha, na nasa Malacanang. Pero anong ginawa niyo? Wala. Binanatan at sinibak ng mga amo ninyo. Nagsalita ba kayo? Madam Angel. Tanungin kita ngayon, Madam Angel, ikaw ang sumagot sa akin, Madam Angel. Pinaglaban mo ba sila noon? Kung hindi mo sila pinaglaban noon, wala kang karapatan na sabihan kami na hindi kami considerate sa mga empleyado ninyo. Kami ang lumalaban para sa empleyado ninyo, hindi kayo. Yan ang tatandaan ninyo. Ginagalit nyo ako. Ganda-ganda pa naman ng tugtog. Kalmado. Isa beses ang tayo magiging bata. Guess pa rin itrupitusin habang nakahilata. Para kahit sa sobrang dami ng mali nagigitama. Eto pa. Oh. Ito si Vice Ganda, dinamay pa ang Diyos. Lord God, I believe in you in your power. Alam pong nakikita nyo ang lahat. Kayo na pong bahala sa amin at sa kanila. Ha? Pagkatapos mong apihin yung servant of God. Hindi ko sinasabing totoo siyang servant of God. Hindi ko rin sinasabing bulaang propeta to si Kibuloy. Ha? Pero pagkatapos isang hinahangaan to na mga, may mga congregation ito eh. Meron itong mga naniniwala sa pananampalataya niya eh. Pagkatapos mong banat-banatan to si Kibuloy, sasabihin mo ngayon, Lord God, napaka-plastic mo, Vice Ganda. Napaka-plastic mo, Vice Ganda. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Probably the saddest day on television history, yan ang sinabi ni Kim Chu. Sa tingin ko hindi naman, feeling mo lang kailangan talagang ano. Feeling nito mga taga-ABS-CBN, actually totoo naman talaga eh. Nung nandyan talaga kami noon, masyadong mataas ang tingin nila sa sarili nila. Inaapi nga nila pag mga GMA artist, eh, mga kapuso artist. Bakit? Feeling kasi nila, sila lang talaga ang sikat. Pag mga provincial, mga show, kasi nagkakasabay uukan kami nito mga to eh. Alam niyo po ha, pasensya na pero totoo ito ha. Itong mga mayayabang na mga ABS-CBN na star magic na artista, ha? Mag-show-show yan sa mga probinsya. Ang yayabang, akala mo ko sino. Tapos panahon ito ni Moka noon eh. Alam mo, nung time namin na yun, nang nasa isip ko lang, paiiyakin ko to sa harapan ng tao. Bakit? Eh talagang binibida ko noon ng Moka girls noon. Lalong-lalo na nung, kahit naman ngayon eh, lalong-lalo na nung panahon ni Moka. Lahat ho ng show namin noon sa probinsya, wapak. Lahat ho ng show namin noon talagang dinadaan ho namin sa talent ng entertainment, talent ng sayaw, sa talent ng dancing, talent ng singing. Eh yung mga taga ABS-CBN artist, pupunta doon, puro yabang. Eh yabang na mga dating, oh. Tas mag-show-show, tae. Kakanta, tae. Sasayaw, hindi sabay-sabay. Mag-i-spill para mga tanga. Sa totoo lang, hindi naman ako na nga ano ha, pero ano ang masama doon? Wala naman problema sa totoo lang kung ganun talaga yung talent nila. Ang masama doon yung yabang eh. Doon ako naiinis. Pagdating doon, ang yayabang pa VIP effect. Mahilig ko sila sa ganyan. Kaya nga itong ano eh, itong utak ni Kim Chu, halatang halata eh, probably the saddest day on television history. Bakit? Kayo lang ba pinanunod ng tao? Kayo lang ba nagbibigay entertainment? Ha? Kaya kayo, alam nyo, kaya hindi kayo nagkasundo ni Willie Revillame. Bakit? Eh pareho kasing maya, si Willie Revillame ha. Sa totoo lang, mabait.
ano ito eh? Kilala ko na ho kasi ito noon pa, nakakasabay na namin, nakakasama namin kay Randy Santiago ito. May yabang to, pero may malasakit din sa tao. Pero ano ito eh, stricto siya. Pag gusto niya, kailangan masunod. Maano ito eh, pero hindi ito yung yabang na wala lang, basta lang makayabang. May ano to eh, nakakasama namin ito noon, napaka ano ito sa tao. Kaya siguro hindi sila nagkasundo ng ABS, pareho silang mayabang. Gusto siguro nito ni Willie, 'di ba? Yung kanyang commercial, kanya lang ha, yung kanitong kay sa ABS, kailangan kanya lang. Kaya oh, nagkasapawan 'yan eh. Dahil pare-parehong mayabang ang dating eh. Eh siguro, pero ito ha, in fairness kay Willie, napakabuti, dami hong natulungan niyan, ha? Ito hindi ko ito pinagtatanggol dahil taga GMA ha. Talagang marami na akong kilalang natulungan niyan. Although may halong yabang din. Oh, ito naman si Sasa Padilla, ha? Heartbroken. This news came right after our meeting for ASAP natin to. We ended our meeting with a heartfelt prayer so we could bravely face the new normal during GCQ. Okay lang ang kanyang comment. Ako, ito sabi ko sa inyo, open ako eh. Pag okay ang comment, okay. Walang problema siya, sinasabi niya, hindi siya nandadamay ng ibang tao. Parang sinasabi niya, nalungkot sila. Okay lang sa akin yun. Part na malungkot kayo. It's okay. Kasi siyempre, mawawalan kayo ng kita. Kasi yung kita ninyo, eh, medyo bababawasan sa tingin ko. Dahil alam nyo ba, yung advertisement dyan sa million-million ng isang advertisement dyan sa ABS-CBN. Kaya nga, oh, di ba sinasabi ng iba, yung teleserye nilang, pag tinotal mo yung air, wala pang 10 minutes. Ang commercial, 30 minutes. Kasi yung million-million noong kinikita niyan. Sa bawat commercial, oh, mababa na ho 5 million dyan sa mga yan. Ha? Sa bawat commercial nila. Nako! Grabe ho. Ito, si Gretchen Ho! Ha? Ho! Ay, ikaw nagsabi niyan, ho ka ha? Sabi ni Gretchen Ho, sabi niya ha? Politicking during pandemic is totally unacceptable and humane. Alam mo, ha? Miss Gretchen Ho, siguro mas maganda eh, itulad mo ang komento mo sa pangalan mo. Anong alam mo sa politika? Paano naging politika, ha? Unang-una, tingnan mo na lang kung gaano kaano to, ha? Administrasyon natin. Kaya nga ito sinasabi ko sa mga ka-DDS natin na medyo mababa lang ang yung isip kagad, eh, galit na galit sa House, galit na galit sa Senate. Ito lang masasabi ko dyan, ha? Kaya nga ho eh, napaka-independent ng bansa natin, executive to the legislative. Ang Kongreso o yung lower house, maging Senate, pinabayaan ho, nag-Senate hearing sila. May resolution sila sa lower house. Ano hong sabi ni Speaker Cayetano? Ito nga, napakaganda nga ho eh. Tandaan natin, si Speaker Cayetano ay ganun ho yan kay Presidente, kaalyado ni Pangulo. And yet, tingnan mo ha, and yet, binigyan kayo ng tsansa. Sinasabi niya pa nga, ituloy pa kayo. Binigyan kayo ng tsansa. Hiningi ang panig ninyo. Hiningi ang panig ng mga negatibo. Umingi sila ng ebidensya sa taong bayan. Eto ho pala, bago ako tumuloy dyan, ako po ay humihingi sa inyo ewan ko ba, ng tulong sa lahat po ng mga anti or pro ABS-CBN. Sa ngayon, ha, mahigit 100 plus na ang nagbibigay ng position paper nila for, o sasabihin natin mga pro ABS-CBN sa lower house, sa committee ni Alvarez, ni Congressman Alvarez. Ha? Pero, ang negative, o yung sinasabi natin against sa ABS-CBN, apat pa lang ang nagbibigay ng position paper nila. Ano hong ibig sabihin nito, mga kababayan? Ibig sabihin lamang nito, mga kakosa natin, minsan ho tayo, masyado lang tayong maganon. Kulang ho tayo sa galaw. Kung meron tayong problema sa ABS-CBN, sana ho eh, isagmit din natin sa lower house. Kasi ho, yung mga pro, nakapagsagmit na ho sila ng 100 position paper nila for ABS-CBN. Yung mga negative o yung mga galit sa ABS-CBN, apat pa lang ang nagbibigay sa kasalukuyan. Paano madidiscuss ang kawalang yan ng ABS-CBN kung apat pa lang ang nagtsatsagang magbigay dyan?
So sana ho yung mga vlogger, actually yan nga ho ang isang gusto kong kausapin dahil ako, sabi ko nga eh, nung iniisip ko kung ako, sabi ko, submit ko kaya lahat ng mga fake news ng ABS-CBN. Kaya lang ho, marihirap po kasi coming from me. Kasi ho, chief of staff ako ni Mocha, may ididikit na naman kay Mocha yon. Pag dinikit na naman kay Mocha yon, as manager niya, as siyempre ako eh. Iisipin na naman nila, galaw na naman ni Presidente yon. So napaka ganun. Kaya nga sabi ko, gusto kong kausapin, gusto kong mag-appeal sa mga vloggers, influencer, eh wag lang ho tayo salita. Wag lang ho tayo banat ng banat. Ibigay talaga natin kung ano yung position paper natin, ang position natin, bakit hindi na dapat ma-renew ng franchise ang ABS-CBN. Sagot, mga vlogger, mga influencer, isubmit ho natin para mapag-usapan ho sa lower house. Yan nga yung sinasabi ko dito kay Gretchen, no? Si paano namumulitik ka? Eh binibigyan nga ho ng chance ng lower house. Kasalanan ba ng lower house biglang pumasok? Dapat to, di ba? Naalala nyo, bago ho magkaroon ng lockdown, sinimula na ho ni Congressman Alvarez yung hearing. Kakausapin niya na, hinihingi niya na yung mga position paper. Bigla nga lang ho nagkaroon ng pandemic na ito, itong lockdown na ito. Pero, anong ibig sabihin nito? Hindi ho sinabi ni Speaker kaya tanong, tablahin na yan, ayaw ni Pangulong Duterte, tabla na. Wala na. Hindi na i-renew. Hindi ho, ang sinagot niya, bibigyan natin ng lahat ng tsansa. Ipasa niyo ang position paper ninyo, ihihearing natin. Hindi katulad ng hearing na nangyari sa Senado. Hindi ho hearing yon, press con ho ng ABS-CBN yon. Wala hong against sa ABS-CBN doon sa Senado. Puro ho yun, pro ABS-CBN. Ito ho, hinihingi ho talaga ma-pro at anti-ABS-CBN yung mga gustong ipatuloy ang franchise ng ABS-CBN at yung mga ayaw ipatuloy ang ABS-CBN, mag-submit na kayo. Sinimula na yan. Binigyan kayo ng chance. Anong politiking dyan? Sige nga ho, madam. Nasa kamay na ho ng legislative yan. Ngayon, bakit ho nang sinara ng NTC? Eh kasi nga ho, there's no existing franchise. In the law, pag hindi nila ginawa yan, sila naman ho, ama o ombudsman, makukulong sila, pwede ho silang maano ng kung ano-anong kaso. Yan ang totoo eh. Yan ho ang batas. Ang batas kailangan sundin kahit may pandemic. So hindi ho politika ho yan. Malinaw na malinaw ho yan. Ngayon, kung gusto nyong kulitin, kulitin ninyo ang Kongreso, magbigay. O tama yung ginawa ninyo, nagpasa kayo sa Supreme Court. E di sana hindi nyo muna inantay. Ito nga hindi ko maintindihan sa drama ng ABS-CBN. Ha? Tingnan mo kung gaano ka-drama. Bakit nyo pa inantay? Sana gumawa na kayo nung move. Una, 2014 pa yan. Ha? Mamaya, didiscuss ho natin. 2014 pa yan, hindi nyo inasikaso kay Pinoy. Tapos 2016, hindi nyo inasikaso kay Gloria. Tapos magagalit kayo ngayon? Na 2019, paso na ang franchise ninyo. Sana pala, noon pa lang. Kung hindi man sumasagot ang Kongreso, dyaka kayo nagsampa ngayon sa Supreme Court. Kaya nga, may Supreme Court eh. There's, diba tanda nyo, tatlo. Tatlo po ang branches ng ating government, executive, legislative, at Supreme Court. Pwede kayong mag-appeal. Hindi nyo ginawa. Inantay nyo talaga, masara kayo eh.